Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito naman tayo sa ating usapang pagmamano po. Itong channel na to, channel ko mga kaibigan, ay dami ko pong in-upload na shorts po. Kasi para naman ma-enjoy yung mga kaibigan natin sa Bungero. Kasi yung in-upload ko mga kaibigan ay tungkol sa mga ano po, mga beauty spots po dito sa aming lugar po. Ito naman kasing channel natin mga kaibigan ay CPF Chicken Places and Family po. Kaya ganun feeding ano. Kaya naman mga kaibigan na sinasadya ko pong ganun mga kaibigan. Kasi pag minsan ay medyo nabobore tayo mga kaibigan. Parelax tayo mga kaibigan sa mga beautiful places po. Diba? Yan lang naman mga kaibigan. At saka sa tingin ko ay na-enjoy naman kayo. Tingnan nyo yung mga shirts ko mga kaibigan. Ang ganda po mga ano po. Mga tourist spot area po. Napakaganda po. Kaya yung mga pinapasok namin mga kahapon, yung mga resort, entrance ng resort, papasok kami sa resort kung anong mga ginagawa nila doon mga kaibigan. Para naman dami kasing resort ito mga kaibigan. At saka yung mga beaches po, kasi ang beaches dito mga kaibigan, ang dami pong mga merong private, merong public. At saka pwede tayo makapasok mga kaibigan kahit private po. Yan lang po, para sa enjoyment sa lahat lang po. Ito naman pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay tungkol sa ano po, yung inain po na kasagsagan sa kanyang pangitlog po ay pwede ba nating purgahin o bigyan ng antibiotic po. Yung mga ano mga kaibigan, antibacterial ba mga kaibigan? Sa akin dito mga kaibigan, pag nangitlog ang inahin ko po, hindi ko na yan purgahin mga kaibigan o bigyan man kung ano mang may naramdaman mga kaibigan, eh kasi ganito yan mga kaibigan. Pag ang manok natin mga kaibigan, ihanda natin sa breeding po, eh talagang may vitamins yan, purga, ligo, di ba? Yun lang naman ang talagang priming mga kaibigan. Purga, ligo, tapos vitamins, turukan mo ng kahit anong turok, B12 ba o ano ba dyan mga, ano, yung mga EDE po. Yun lang naman mga kaibigan, kaya pag ipasok mo yan sa breeding, eh talagang handa yan mga kaibigan. Kung may ano man, hindi mo napurgahin yan kasi kahit battery cages yan mga kaibigan, hindi na naman yan maanuhan ng bulate kasi na-cage yan. Kung sakaling sa lupa ng mga kaibigan, eh depende naman yun. Madali lang naman yung breeding mga kaibigan. Kaya hindi mo piling purgahin yun kasi kung purgahin mo mga kaibigan, eh mawala na yung fertility sa kanilang mga ano po, itlog or sa kanilang mawala yung enhance nila mga kaibigan to produce eggs po. Kaya yung mga ganyan mga kaibigan ay sa umpisa, eh ihanda mo talaga yung inahin mo. Kung magkakomproblema man mga kaibigan, nakita mo matamlay yung inahin mo, nakita mo matamaan ang sakit, ay ang pinaka the best na ano dyan mga kaibigan, remedy po, ay ipahinga mo muna mga kaibigan, ipaligo mo, tapos sa gabi turukan mo ng antibiotic o painumin ng antibiotic mo, tapos pahinga ng kaibigan. Huwag nang gamitin po kasi pag ginagamit mo yung mga medyo may naramdaman, hindi yan makaproduce ng magagandang mga offspring lang mga kaibigan. Kaya itong sinasabi ko mga kaibigan, gumagamit tayo ng mga inahin po, di syempre priming natin yan na naka-ready na yan. Pag may mga nakita kayong medyo medyo matamlay po at saka sa tingin nyo natamaan ng sakit po, ay pahinga mo na yan kaibigan, gamutin mo na lang yan at saka sa sunod na season ang magagamitin yan kaibigan. Kasi pag inahin mga kaibigan na wala sa kondisyon po, hindi ho yan magproduce ng magandang masisiyo po. Kaya yung mga alanganin na inahin nyo, huwag nyo gamitin mga kaibigan. Ito yung sa akin lang, sa area ko dito, talagang pag may nakita akong matamlay mga kaibigan saka hindi po siya ready to breed, huwag na gamitin mga kaibigan. Pahinga mo muna, tapos ipaprisko mo na lang kaibigan na kawalan mo dyan o talagang ipaano mo mga kaibigan hanggat sa makita mong talagang ready na siya po. Ito namang ano mga kaibigan, itong antibiotic o purga, pwede bang ibigay sa purga po sa kasagsagan ng ginagamit siya sa breeding po mga kaibigan.
Ah, ito namang bulgak, mga kaibigan. Iba naman to kasi ang bulgak, mga kaibigan, sa kasagsaga na nagkasta siya sa mga inahin po. At saka nakita niyo, siyempre, nasa cold siya. Nagkabulati yun. Makita mo yung mabulati yung manok, mga kaibigan. Kasi video, maano sila, mga kaibigan. Yung ipot nila po, parang yellow, parang ano, mga kaibigan, parang yellow ice cream po, parang ganun ba? Makita mo yun, kaibigan, walang ganang kumain, ganun ba? Di, pwede purgahin yun, yung bugak, mga kaibigan, pwede yun. Kasi, pag purga nyo, purgahin nyo sa gabi, kinaumagahan, paliguan nyo, tapos inject kayo. Sa next day, mga kaibigan, pahinga mo lang ng 3 days yan, pwede, kakasta ulit yan, mga kaibigan. Pero, ipahinga nyo po. At saka kung medyo may nakita kayong medyo naramdaman niya, mga kaibigan, kasi tayo naman pag lalo na pag backyard tayo, mga kaibigan, madali lang nating makita yung kung anong naramdaman nila, mga kaibigan. Kaya pasukan nyo ng antibiotic, iligo mo sa gabi, antibiotic, tapos painumin nyo ng kung ano man yan, pahinga ng 1 week, mga kaibigan, pwede na yun. Kasi ang bulgak naman, mga kaibigan, lalo na pag yung kasagsagan na yung mga nakastahan niyang inahin, mga kaibigan, may mga na-stored na doon, yung mga similya, mga kaibigan. Kaya hindi ka na mga kaibigan, 1 week, balik ulit, mga kaibigan. Kung medyo okay na ang bulgak, balik, kastahin. Pero kung may iba ang bulgak, mga kaibigan, ay pahinga mo na lang siya, mga kaibigan. Iyanong na lang yon sa ibang bulgak, kung mayroon ka mang iba, pero kung wala, mga kaibigan, tapos na okay na siya sa 1 week, mga kaibigan, ay pwede na yun. Basta nakita mo na lang, talagang okay na po, pwede yun. Antibiotic, purga, pwede sa bugkak, mga kaibigan, sagsaga ng bleeding po. Pero sa inahin, mga kaibigan, iba yun. Hindi pwede yun sa inahin, mga kaibigan. Kaya ito lang ang ibigay natin na ating ginagawa din, practice din natin dito, mga kaibigan. Ito ay usapang bagong manok lang. Good morning sa ating lahat po.